ikaw ang lagi niyang iniisip. Ako si Risa Singh Sancaupeng, Editor-in-Chief ng Kerygma Magazine. Magkapit, pandasal muna tayo. Kung kayo ay meron o nagkaroon na ng bagong sanggol sa bahay ninyo, alam ninyo na mababago ang inyong pamamahay. Unang mangyayari ay magkakaroon kayo ng kwarto para sa sanggol o kahit man lang isang lugar kung saan ipaparada ang kanyang kuna. Unti-unti, parami ng parami ang gamit ng bata mula sa stroller, mga bote, sterilizer, hanggang ang buong bahay ay nakasentro sa maliit na nilalang na walang ginawa kundi umiyak, kumain at matulog. Pati oras ng tulog mo at ingay na ginagawa mo ay kontrolado ng sanggol na ito. Lalo na pag ito'y nakatulog pagkatapos ng matagal mong paghihele. Ang larawan na ito ay maaari rin nating gamitin pagdating sa tingin ng ating Panginoon sa atin. Sabi sa Biblia, ang lahat ng mga ito ay para sa inyo, upang ang biyayang nakararating sa mas marami pang mga tao ay lalong magparami ng pagpapasalamat tungo sa ikaluluhati ng Diyos. Kaibigan, laman ka ng isip ng Panginoon at ginagawa niya ang lahat ng bagay para sa ikabubuti mo. Tayo magdasal. Salamat, Jesus, sa dakilang pagmamahal na ako ang lagi mong iniisip. Amen.